Hi guys! Welcome sa aking channel. So today guys, ang pag-uusapan natin gaya nung nakita nyo sa title ay kung paano ko nagbawas ng timbang or nabawasan ng timbang nang hindi nage-exercise. So bago nyo ako gayahin pagkatapos ng video nito ay dapat po ay mag-research po muna kayo kasi yung ginawa ko po kasi at your own risk. So kung meron kayong mga iniindang sakit or kung meron kayong mga iniinom na maintenance, so better na magpatingin po kayo sa doktor. So guys, yung aking sinasabi ay ang katulad ng ginawa ni Janus Del Prado, kasi sa kanya ako na-inspired na gawin ito. Although dati naman ay ginagawa ko na to, which is during Ramadan, tinaray ko siya. So ito ay ang intermittent fasting. Yes guys, yun yung aking ginawa, intermittent fasting for 1 month. At nabawasan ako ng 5 kilo ng hindi nag-exercise. So, ang na-inspired ako kasi lumabas sa feeding ko si Janus Del Prado. So, sabi ko, that time, siguro kailangan ko na rin talaga magbawas ng timbang. So, pinanood ko siya at na-inspired ako dun sa video niya. Tsaka, naisip ko na rin guys na dahil sa tumatanda na tayo, hindi na rin tayo mga bata, bumabagal na rin yung ating metabolism o yung ating mga panunaw. Kaya sabi ko, dapat talaga magbawas na ako ng timbang. So, dapat sa 2022, medyo malaki na yung mababawas ko na timbang. So, ang ginamit ko ay ang intermittent fasting. So, iba naman yung ginamit ko na plan kaysa kay Janus Del Prado. So, bago ko sabihin sa inyo kung ano yung aking ginawa, i-explain mo ko muna sa inyo kung ano yung intermittent fasting. So, ilalagay ko rin dito kung ano yun, yung nakita ko sa Google kasi tayo lang naman ay nagsesearch lang naman din tayo sa internet, kay Google, kay Wikipedia. So, ayan, mayroon ako ditong kodigo. So, basahin natin. Ang intermittent fasting daw, also known as intermittent energy restriction, is an umbrella term for various meal timing schedules that cycle between voluntary fasting and non-fasting over a given period. Methods of intermittent fasting include alternate day fasting, periodic fasting, and daily time-restricted feeding. Tapos, dun sa isa kong health na nabasa sa isang website, ang sabi niya, ang intermittent fasting is an eating pattern that cycle between periods of fasting and eating. So, hindi siya talaga yung talagang sinasabi nila na pampapaya talaga or pampaano, isa lang siyang eating pattern. Yun. Siguro kapag napalood nyo na yung ibang mga video about intermittent fasting, mas maiintindihan nyo siya. So, yun lang, ang ano lang niya, yung ikinokorek niya yung eating pagkain mo. Yun. Kinokorek niya sa may mga oras, sa tamang oras. So, kasi diba kapag hindi tayo nagpa-plan ang kinakain natin, kalimitan, kumakain tayo. Ako, katulad ko, kumakain ako ng 4 beses sa isang araw. Minsan, may snack pa sa gabi, yung ganun. So, nung na-ano ko yung intermittent fasting, sabi ko, kaya ko to kasi dati naman nag-try na ako na mag-fasting. Nag-try ako during Ramadan. Sinabayan ko yung amo ko dati dun sa pharmacy. So, sabi ko, kaya ko mag-fasting. And, yeah, nakaya ko naman siya ng 1 buwan. At, meron palang mga iba't ibang types ng intermittent fasting. So, isa-isahin natin. Ito yung alternate day fasting. Involves alternating between 24-hour fasting. So, ito yung alternate, which is 24 hours na hindi ka kakain, then kakain, hindi kakain. So, para sa akin, hindi ko siya
yun ang hindi ko pinili kasi hindi ako pwede nang hindi talaga kakain sa isang araw. Kasi as you know, nagtatrabaho ako simula Sunday hanggang Thursday. So, hindi ko kaya nang hindi kakain. So, kaya sabi ko, this is not, ito yung plan na hindi para sa akin. Sumunod ay yung periodic fasting or whole day fasting, which is 5:2. Ito naman yung meron kang 5 days na kakain ka, tapos 2 days na hindi ka kakain. Kaso ito naman ay merong dapat na tinitingnan yung calorie intake mo. So for women, it should be 500 calories, tapos sa lalaki naman, which is 700 calories. So pwede mo rin siyang i-alternate. Ngayon, kakain ka ng 500 calories, bukas hindi. Tapos ngayon, i-alternate mo lang din siya, or else, pwede naman na dalawang araw, magano ka. Basta, kailangan 5-2 yung ano niya, yung method na gagawin mo. At itong pangatlo, ito yung aking ginawa, which is yung time-restricted feeding. Ito yung meron siyang 16x8, 20x8, 18x6, or 23x1, or OMAD. Tapos, ang aking ginawa dito ay 16x8. So, ano ba yung 16x8? Yung 16x8 ay yun yung 16 hours fasting and 8 hours window ng pag-eat mo. So, para sa akin, ito yung pinakamadali. Kasi 16 hours kasama na dun yung pagtulog mo. So, nag-umpisa ako na mag-fasting ng 12 muna. Kasi hindi mo pwedeng agad na mag-fasting ka. Kasi kailangan i-ready mo muna yung katawan mo. Kasi yung katawan natin, nasanay na ganun yung oras ng kain natin, tas ganun yung ini-intake natin na pagkain. So, pag binigla mo siyang ganun, na binigla mo siya na ganun na hindi ka agad kakain, baka may masamang mangyari sa'yo or masyado siyang risky. Kaya dapat unti-unti muna. So, I tried first for 2 days, yung 12x12, which is yung 12 hours fasting and 12 hours yung window ng eating. And then, after that, nag-shift na ako nung 16 hours fasting at 8 hours na pagkain. So, ang aking schedule ay 5 a.m. to 1 p.m. doon ako kumakain yung aking window, yung feasting. Tapos, up then 1 p.m. until 5 a.m. yun yung aking fasting. So, yun yung pinili ko kasi sa umaga, I'm a morning person. So, kumakain ako ng kanin. Hindi pwedeng hindi ako kakain ng kanin. So, hindi ko tinanggal yung pagkain ng kanin kasi kailangan ko ng carbo sa aking trabaho, sa aking katawan. So, feeling ko pag hindi ako makakain ng kanin, feeling ko may hilo ko. Kaya, in the morning, doon ako nakain ng kanin. Then, after in 12:30 p.m., doon naman ako kumakain ng mga light meals. Katulad ng salad or tinapay. Tapos, kahit naka-open yung aking window for eating, hindi talaga na rin ako naglalagay ng sugar sa aking coffee or green tea. I mean, sa green tea. Kasi sa coffee, 2-in-1 yung ginagamit ko. Tapos naglalagay sa umaga. Tapos naglalagay na lang ako nung yung tablet, yung sweetener. Yun yung ginagamit ko na sugar. So, dalawang beses lang ako kumakain. Pero ikaw, pwede mo dun sa window na open mo ay kumain ka ng 3 times. Pero pag nasanay ka na kasi, hindi ka na magugutom talaga after 2 weeks or 1 week nga. After 1 week nga, mararamdaman mo na hindi ka na nagaano nagugutom. 2 weeks, 3 weeks yon, nararamdaman ko na hindi na talaga ako nagugutom. Then Friday to Saturday, dahil wala naman akong pasok at wala akong ginagawa halos sa bahay, yun ay nag 1 meal a day ako, which is yung 23 hour fasting at 1 hour eating lang. Yun yung ginagawa ko na fasting kapag walang pasok, or else ang ginagawa ko is yung 20x4, 20 hours fasting, 4 hours lang yung eating, which is okay lang din kasi hindi naman ako, wala akong trabaho, nandito lang ako sa bahay, kaya nakakaya ko yung 1 meal a day or 4 hours lang yung window ng aking pagkain.
So guys, nag-download ako ng aking BMI. Dati hindi naman ako nag-ano ng mga BMI na yan. So yung body mass index, nag-download ako noon at na-shock ako sa nakita ko. Which is makikita nyo naman dito. So dinownload ko siya, nilagay ko yung age ko, yung height ko, tsaka yung timbang ko that time. By the way, I started na mag-intermittent fasting December 14. So, kung makikita nyo dyan, meron akong code ko dito. Makikita nyo dito, yung aking weight is 78.3. Tapos, medyo nasad ako na nakita ko yung word na obese. Kasi, according dun sa height ko, at sa age ko, at sa weight ko, ay nadun ako sa obese class 1. So, parang nalungkot naman ako noon kasi hindi ko na-expect na nado na pala ako sa category na yon, na sarap na sarap ako sa pagkain, yung pala yun, nado na pala ako sa category na obese class 1. So yun yung aking BMI. So nakikita nyo dyan na ang difference, para maging normal ang aking BMI, dapat magbawas ako ng 13.7 kilos. So nag-start ako noong December 14. Papakita ko dito, aking timbang ay 78.3. So, sa week na to, guys, first week, napakahirap. As in, mahirap siya talaga kasi katulad ko na palagi ako talaga nakain ng kanin sa umaga. Tapos, sa gabi, pagdating ko sa work, nakain ako ng kanin. Pero sa work naman, di naman ako nakain doon. Nag-tsatsaa lang naman talaga ako sa work. So, napakahirap sa akin na pagdarating ka ng bahay na hindi ka kakain. So, talagang yung first week talaga, yun yung mahirap. At inom lang ako ng inom ng tubig. Pag nagugutom ako, minum ako ng tubig. Tapos, kasi nga hindi ko nga binigla yung katawan ko, kaya naging okay naman siya ng one week. Kaso nga lang talagang pag sa una talaga, pag sanay kang kumain, yun yung magiging ano mo talaga, sa magiging kalaban mo talaga, yung magugutom ka talaga, iisipin mo talagang kumain. Pero kung talaga naman meron kang disiplina, guys, ang pagpapapayat naman or ang pagbabawas ng timbang, kapag wala kang disiplina, hindi, wala kang makikitang magandang result. So, sarili mo lang naman din yung kinakalaban mo dito. So, yun. So, guys, nagtimbang ako ulit after one week, November 21. So, ang naging timbang ko dyan ay makikita nyo 77.2 kilos. So, hindi ako makapaniwala, guys, na after one week ng pagpapasting ko, ay nabawasan ako ng 1.1 kilos. From 78.3 ay naging 77.2 kilos ako. So, hindi talaga ako makapaniwala. At nung chine ko yung aking BMI after one week, nadun na lang ako sa kategorya ng overweight. So, saya-saya ako kasi wala na ako sa category ng obese class 1. So, nadun na ako sa overweight. So, sabi ko, salamat naman. So, nasa ano na ako, nasa overweight class na ako. Pero kailangan ko pa rin magbawas ng timbang ng 12 kilos. And then, November 28, nagtimbang ako ulit. At ang aking timbang ay 75.6. So, nabawasan tayo ng medyo malaki dito, which is 1.5 kilo. Kasi, ano na, tag dito, kumbaga parang natatanggap na ng katawan ko na hindi na ako talaga kumakain ng ganong kadami. Kasi ito yung mga week, guys, nung 2 weeks na talagang wala na, nasanay na yung katawan ko na kapag kumain na, pag talagang kumain ako na madami, hindi na siya tatanggapin ng bibig ko. Yung ganun ba? Parang talagang ang pakiramdam ko, busog na ako sa konting pagkain. And then, ito rin yung week na to na nag-holiday. Kasi November 28, nagtimbang ako. Then after that, nag-holiday dito, December 1, 2. So, nandito yung pinsan ko. So, syempre medyo, alam nila na nagpa-fasting ako.
dahil sinabi ko nga sa kanila yon. So, syempre mahirap pa rin dahil luto kami ng luto noong time na yon. So, kaya nung nagtimbang ako noong December 7, medyo konti yung nawala sa akin. 74.4 kilograms from 75.6 kilograms. Nagtimbang ako noong December 7, which is 74.4 kilograms. So, nakabawas tayo ng 1.2 kilos. Ito na yung mga time na kapag kumakain kami sa labas ng asawa ko, talagang binibigay ko na sa kanya yung pagkain na ayaw na talaga, guys, na talagang feeling ko yun na lang yung capacity ng tiyan ko. Ayaw na niyang kumain ng madami. One time kumain kami sa KFC. Sa KFC, meron kasing mga rice bowl, yung malalaki. Dati nauubos ko siya, guys. So, akala ko that time mauubos ko siya, kaya sabi ko sa asawa ko, yun yung orderin ko. Pero talagang hindi ko siya naubos. Yung halos one half lang nung bowl yung nakain ko. Tapos yung the rest binigay ko na sa asawa ko. So, and then kumain din kami sa Jollibee. In order namin ay merong isang chicken, tapos may isa, merong fries, tsaka burger. Although wala siyang fries, dahil meron namang although wala siyang rice, meron naman siyang fries. So busog na rin ako sa isang chicken tsaka sa isang potato. Yung burger binigay ko na rin sa asawa ko. So dumadating ako sa mga ganung times na talagang kahit na gustong-gusto kong kumain, talagang ayaw na ng aking tiyan. So hindi ko siya pinipilit. Kapag gusto kong, pag hindi ko na talaga kaya, hindi ko pinipilit yung tiyan ko na pasukan siya. Kasi siguro dahil nga it's been 3 weeks na nasanay na yung katawan ko. So, kaya siguro ganun. Ayaw na niyang tanggapin yung sobra-sobrang pagkain. And then guys, ngayon ay December 15. Yung timbang ko ay 73.1, which is nabawas ko from December 7 is 1.3 kilos. So, from 78.3 until 73.1, ang total na nabawas ko is 5.2 kilos. So, sa isang buwan na hindi naman ako nag-exercise, siguro kung mas nag-exercise ako at kung palagi kong tinitingnan yung kinakain ko, kumbaga, siguro mas malaki pa yung mababawas sa akin, pero super happy na ako dahil 5 kilos yung aking nabawas. So, happy na rin ako sa 5 kilos. So, guys, kung makikita nyo dito sa aking BMI calculator, overweight pa rin ako, pero malapit na ako dun sa katotohanan na mag-normal na yung weight ko. So, kailangan ko pang magbawas ng 8 kilo. So, sasagutin ko lang yung mga tanong, yung mga usual na tinatanong kapag ikaw ay nag-intermittent fasting. So, yung una ay, mahirap ba? Yes, mahirap siya kung talagang hindi ka prepare, kung talagang, yung talagang naisip mo lang isang araw na, gusto ko nang gusto ko nang pumayat. So, kung talagang sanay ka na kung talagang desidido ka, madali siya para sa'yo. Sa unang linggo lang naman mahirap, guys, kasi yun yung time na talagang nagsimula pa lang yung katawan mo ulit, na magsisimula pa lang ulit yung katawan mo na tanggapin na gano'n na lang talaga yung kinakain mo. Tsaka syempre nagbabago yung pattern ng pagkain mo. So yes, mahirap siya. Mahirap siya sa una. Sunod naman, ano yung mga kinakain ko? So, yung mga kinakain ko, guys, ay katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko tinitingnan yung calorie ko, hindi ko tinitimbang yung mga kinakain ko. So, kumakain ako ng katulad ng ginagawa ni Janice Del Prado, na hindi ko dinideprive yung sarili ko sa mga pagkain na gusto kong kainin. So, kumakain pa rin naman ako ng mga gusto ko, yung mga baboy, yung mga sinigang, mga lempo. Yan, kumakain pa rin ako niyan, guys. Basta kakainin ko lang siya dapat doon sa
oras na dapat kong pagkain. Tsaka, sa morning lang naman talaga ako nakain ng heavy meal. At yes, kumakain pa rin ako ng rice, which is sa morning lang. Once a day lang. And then, gaya ng sinabi ko kanina, kumakain ako 12:30 PM sa work, tinapay lang o kaya salad. So, hindi ko tinitingnan yung mga pagkain na kinakain ko, which is siguro kung masyado kung titingin sa ganun, baka mas malaki pa ang mabawas sa akin na timbang. Next is, kung nag-exercise ba ako? No, hindi ako nag-exercise. Siguro, nag-stretching lang ako sa umaga. Ngayon, nag-stretching ako. Then, pag mga third week, nakakaya ko na siya na mag-push up. So, yung dati na hindi ko nagagawa na mag-push up, ngayon, ting umaga, nagagawa ko na siya pagkagising, which is yung one count lang, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yun lang, isang count lang na ganun. Yeah, nagagawa ko na siya yung push up araw-araw. So, yun lang ang aking kalimitang ginagawa. Hindi, wala ko excessive na exercise. Siguro kapag nasa bakasyon na ako, yung wala kaming gagawin, baka yun, mag-exercise na ako. Yayayain ko na yung asawa ko na mag-gym kami. And last, itutuloy ko ba ang pag-intermittent fasting? Yes, itutuloy ko siya kasi naramdaman ko na ang light na ng katawan ko, hindi na ako hinahapo, mabilis na akong kumilos, unlike before. Tsaka, kasi guys, kaya ko rin naman gusto rin na mabawas ng timbang kasi ang dami ko ng mga damit na hindi ko nasusuot. Marami ng mga damit na binigay yung kapatid ko na hindi ko talaga nasusuot. Meron na ako mga pantalon na hindi ko na rin nasusuot. So, sabi ko sa sarili ko, ayoko na ganito. Yung hindi ko masuot yung mga gusto kong damit na masuot. So, ang tinatarget ko na lang ngayon, guys, ay mag-loss ako ng 8 kilos, which is, I think, positive ako dyan na after 2 months pa, mga February siguro, ma-achieve ko na yung aking normal weight. Yes, itutuloy-tuloy ko siya. Tapos ngayon, magpapasko at bagong taon. Yeah, itutuloy ko ang intermittent fasting. Guys, that's it for today. At kung meron pa kayo na question, ay mag-comment lang kayo sa baba. I will put all the links sa baba, yung mga napanood ko na mga video about sa intermittent fasting. And mag-research lang kayo, guys, at manood lang kayo ng mga video. Gaya ng sinabi ko doon sa una, kung meron kayong mga maintenance or kung meron kayong mga iba pang sakit, make sure na magpatingin kayo sa doktor kasi baka kasi mamaya hindi ito yung tamang plan para sa inyo na pagbabawas ng timbang. And that's it, guys. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. At kita-kits ulit tayo sa mga susunod na video. Paalam!